yung ating pong mga ginawang paghihirap para po maibigay ang titulong ito sa inyo ay pag-ingatan ninyo. Sana po maibigay nyo pa ito o may pagmana nyo pa sa mga susunod na mga anak ninyo. Palagi po akong naniniwala na ang mga magsasaka ay tunay na mga bayani ng ating bansa, sapagkat kung walang mga magsasaka, walang pagkain sa hapagkainan. Nakita niyo kung unsa may hitabo pag magbalik loob ta sa gobyerno, sunod-sunod na pod ang serbisyo na maihatag sa inyo ng panggobyerno. Mauna ang gusto naton mahitabo sa atong lugar. Nandito po ako ngayon dahil kasi kailangan po natin na talaga protektahan po natin ang mga sarili natin. Ang virus po ay magtatagal. At nakikita natin ang vaccine, baka maging ano po yan, available more or less baka May 2021 pa yan. So we have to live with it. Kailangan po na mabuhay tayo with the virus. Pasalamat ako sa inyo, labi na sa panahon sa pandemya, ara ka mo diri, kag nag-a-observe ka mo sa aton nga health protocols, ari diri ang aton national IATF. Kaya sana ang paghihirap po ng gobyerno para ho ang pangarap ninyo ay inyong makakamit. Huwag na huwag nyo pong sasayangin. Marami pong mga efforts ginagawa ang gobyerno, national government, provincial government, kasama po ang inyong mga local government. Pero kung tayo mismo ay hindi responsable, wala po tayong iniisip kung hindi madaling pera, madaling kita, wala pong mangyayari sa buhay natin. Kaya malaki ang utang ng loob ng mamamayang Pilipino sa ating mga magsasaka. Kaya ngayong hapon na ito, mga minamahal naming mag-uuma, kami po sa pamahalaan, kasama ko po ang mga opisyales ng ating pamahalaan, ay nandito ngayon upang ipagkaloob sa inyo ang titulo na siyang tanda ng pagmamahal ng pamahalaan sa ating mga magsasaka. Huwag lang po nating kakalimutan na huwag po nating ibebenta o isasangla ang inyong lupa, sapagkat kapag ginawa niyan, babawiin po namin ang mga titulo ng lupa sa inyo at ibibigay namin sa mga magsasaka na talagang magtratrabaho para bungkalin ang lupa. Congratulations to all our agrarian reform beneficiaries from the municipalities of Arakan and President Rojas sa North Cotabato. Sa araw na ito, kayo po ang opisyal na may-ari ng mga lupang inyong sinasaka. Sana po ay gamitin ninyo ang mga lupain ito upang mapabuti ang inyong mga pamumuhay at makapag-ambag sa inaasam nating food security sa bansa. Alam po ng gobyerno ang mahalagang papel ng ating mga magsasaka sa pagpapalakas sa ating bansa. Kaya naman, makakaasa kayo na patuloy na ipaglalaban namin ni Pangulong Duterte at ng gobyerno ang inyong mga karapatan upang malaya ninyong maari at payamanin ang lupaing inyong sinasaka. I am pleased to greet all of you today as we distribute the Certificates of Land Ownership Awards or CLOA to local farmers and communities in your region. CLOA has been an effective tool to ensure that land is granted to beneficiaries to the Comprehensive Agrarian Reform Program. I thus commend all government concerned agencies for making this program possible. Let me assure you that this administration remains committed in uplifting the welfare of our people, especially the marginalized, so that they may lead more productive, meaningful, and dignified lives. Now that you are full-fledged owners of the land that you till, I hope that you will continue your hard work and perseverance as we work together for a better and brighter future for every Filipino. Congratulations at mabuhay kayong lahat. Ang paningkamot sa atong nasyonal ni Presidente, kauban ang atong mga sekretary, kauban sa inyong mayor, kauban ang probinsya para matagaan kamo sang maayo nga ugma.
Maraming maraming salamat po sa ating lahat. Mabuhay po, Araquenio. Mabuhay po ang mga taga-President Rojas. Mabuhay po ang North Cotabato. Maraming salamat po sa ating lahat.